Kalugin po natin. Ayan. Let us shake. Shake, shake, shake. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat sa maraming manonood ngayong oras na ito. At ito po ang actual demo na gagawin ko kung paanong magawa ng water bonsai. Siyempre, bago tayo gumawa ng water bonsai, kailangan natin meron tayong mga materials na gagamitin. Ito po, pakikunan mo, Jeff. Ayan, meron tayong lagari. Siyempre, kaya meron tayong lagari. Gagamitin natin para makaputol tayo ng sanga o puno ng halamang gusto nating itanim. Pero ang isinasuggest ko, ang Floben na po na magtatagal talaga ay itong nasa aking paligid. Ito yung mga varieties of San Francisco. So itong aking itatanim, sanga po ito ng San Francisco na pinutol ko po gamit ang lagari. Dahan-dahan ko po itong pinutol. Yan. Kasi dapat ingatan po natin na hindi siya mabalatan. Kasi pag nabalatan po ito, hindi na po siya mabubuhay. Yan. So ganito po, meron din tayong foam. Itong foam na ito ay ginupit-gupit natin para po ito ang magsilbing takip. Para po naman hindi matumagilid at ang isa pa, hindi siya maitlugan ng lamok. Kaya meron tayong foam, ito rin ay holder. Ito rin po ay holder. Okay, ipakikita ko mamaya kung paano natin gagawin. So meron na tayong puno ng San Francisco na pinutol natin gamit ang lagari. Meron po tayong gunting, kasi ang gunting gagamitin po natin para sa pagputol ng plastic bottle. Ito po'y bottle ng mineral water at mana sa mga basura-basura lang ito, mga tinapon dyan, isa sa pakalat-kalat. Atin po yung likumin at ating gamitin kapag ipakinabang kung tayo po ay magtatanim ng water bonsai. Higit sa lahat, meron po tayong ito kasi pag nagtanim ka dito, kailangan lalagyan po natin ito ng kompletong macro at saka micronutrients. So ang tawag po namin dito is WBCF or Water Bonsai Complete Food. Ito po yung pagkain ng halaman kasi hindi po kayo makakabuhay ng mga halamang ito. Ito hindi po tutubo ang ugat nito kung wala po itong Water Bonsai Complete Food. So ito po, isang sachet po ito. Nakasukat po ito para ilagay dito sa 1.5 liters na basyo ng soft drinks. Okay, so atin po siyang ilagay dito para inyo pong makita. Yan, powder po ito, no? Ito po ay minina sa ilalim ng lupa. More than 1,000 feet po itong minina. At ang tawag po ng pagmimina nito ay boring system technology. So, hindi na po dapat ituro namin kung paano itong minina kasi mahal po ang mga makinarya para po makuha itong mga nutrients na ito sa complete nutrients sa ilalim ng lupa. So, kapag ka inyo na pong nailagay dito, yan, atin lamang po itong isara, tapos kalugin po natin. Ayan, let us shake. Shake, shake, shake. So makita natin, nagkulay gatas po yung tubig. Okay? So pagka nakalug na ho natin siya, syempre na malinaw pa, tumining na siya, magiging ganito na po ang kanyang kulay. Malinis na po. Okay? Kasi yung tining ho noon, pwede nating gamitin sa mga pataba doon sa mga outdoor plant. Kasi itong gagawin natin, indoor po ito eh. At may mga lecture kasi ako dyan
na itong ating ginagawa para ito sa solusyon. Pag ito ay meron ka nito, ang unang trabaho nito ay magpo-purify ng hangin. Kasi nga, maraming namamatay na mga tao dito sa Pilipinas ayon sa record ng WHO. Pwede po ninyong tingnan sa Google or sa Bisaya, Google. Kaya ang tricycle sa Bisaya, tricycle man. So mag-Google, tingnan, tanawin ninyo sa Google. O sa Tagalog naman, tingnan ninyo sa Google, mag-Google ng panahon para po i-verifika itong aking sinasabi. Na ang namamatay sa indoor air pollution sa record ng World Health Organization, WHO, noong 2016 ay 84 ang namamatay sa bawat 100,000 na family. Opo. So, 100,000 na tao. So kung kikwentahin po natin, ikumpara natin sa biktima ng pollution or outdoor pollution sa labas, ay 45 ang nasa record ng WHO. Kaya po, nagtatanim tayo nito para po madala natin yung halaman sa loob. Let us bring the wonder of nature inside our rooms because nature itself is the best physician. So para kang may kasamang doktor. Kaya ako, pag nandito ako sa loob ng aking opisina, para akong nasa kagubatan. Nakita ho ninyo ang concept natin, dinala natin ang mga kahoy dito. Kaya lang hindi malalaki kasi kaya nga ginawa natin itong tawag natin is Nicopil Water Bonsai. Kasi nga po ito yung maliban sa magpupurify ito ng hangin para linisin ang mga toxins na galing sa ating hininga. Yun yung hininga natin kasi pag napapanis po ito, ang tawag dito ay carbon monoxide. Oo, sa fresco ito, carbon dioxide. Pero pag napanis ito, nagiging carbon monoxide. Ang meaning ng carbon monoxide, it is a colorless, odorless, tasteless, poisonous gas. So, nagiging lason po siya. Kaya ang tawag ng WHO, yung hangin sa loob ng bahay, nagiging silent killer. Kaya nga po, may namamatay because of the unseen. Oh? Because of this non-visible air, contaminated air inside your rooms. Oh? So, kaya meron pang apat na kasunod, i-discuss ko na bago tayo gagawa. Para po maunawaan ninyo, bakit po ba tayo dapat magtanim ng water bonsai? Okay? Yung pangalawa hong lason na kung wala kayong living plant sa loob, ay itong tinatawag na toxic compound. Toxic compound, natural, it is a chemical. Mga chemical po ito na hindi maiwasan nating gamitin araw-araw. Meron tayong mga toilet cleaner, meron tayong mga detergents, yan, meron tayong ginagamit sa buhok, hairspray, kilikili spray. Lahat yung chemical na yan, kasama yan sa toxic compound. No? Meron tayo dyan, marami tayong ginagamit, varnish, merong pintura, yung iba nagkakatol. Yan lahat yung toxic substance yan, meron yung residue. Humahalo po yan doon sa hangin. At syempre, kung wala naman tayong air purification system, yung lahat ng hangin na yan, na nanadyan ang carbon monoxide, nadagdagan pa ng toxic compound, galing sa chemical, ng LPG, yung liquefied petroleum gas, kapag yan ay atin pong binuksan yan, hindi agad yan masusunog. Siyempre, papailang lang po yun, at sasama yan doon sa hanging marumi. Kaya nga ang tawag natin dito according sa research na napatunayan naman ng WHO at ng NASA, ang National Aeronautics Space Administration, nakatuwang para sa leksikin ang mga detalye nito ay kasama diyan yan, mga chemicals na yan, kasama pa ang radiation.
Yung radiation po, mga kababayan, yan po ay nagmumula sa mga nag-iinit na mga electrical appliances, thermostats, mga computer, mga gadgets, lahat yan. Pag nag-init po yan, meron kasing naglalabas yan ng tinatawag na cadmium. Yan pong cadmium na yan ay lason yan na bunga ng pag-iinit ng mga cellphone. Kaya nga maraming mga bata, pag sobrang gamit, bigla na lang nangingisay, kasi yan po ay bunga ng radiation. So kung meron kayong halaman na ito, na water bonsai, o itong living plant sa loob ng ating kwarto, sa loob ng ating bahay, malilinis po ang hangin dyan. Mapupurify ang hangin. And then, ang gagawin niya, i-convert niya yung mga toxins na yon. Pag nalinis na, na-purify, papalitan po niya. Mag-release siya ng fresh oxygen. At according po sa record ng WHO at ng National Aeronautics Space Administration, nakakalinis po ang mga halamang ito up to 87%. So, yung 13% na natitira is very, ano na yun, very weak. Hindi na po yun magkukos ng mga sakit. Oh, kasi itong mga pollutants na to, magkukos po ito ng limang mabigat na karamdaman. Sa una, sa early stage, yan po ay paubo-ubo lang yan, pasipon-sipon, pasakit-sakit ng lalamunan. Pero pag yan po ay tumagal, nagiging hika sa mga bata, at ang bandang huli niyan kapag malala na, na humahantong po yan sa sakit na pneumonia, stroke, chronic obstructive pulmonary disease, ischemic heart disease, at lung cancer. Kaya nga po, ang inyong lingkod, si Nicopel Chairman, ay advocacy. Ang atin pong passion is to save lives. Kaya nga, nag-advocates po ako na ikalat ito, i-inform, i-lecture ito sa ating mga kababayan para po matuto silang magtanim, para po ito kasing subject matter natin. Ito po ay nature, health, and wealth. Tagalogin po natin, tulong ng kalikasan para sa kalusugan at kabuhayan. Ito po ay tatlong components na mapapakinabang po natin. If we bring the wonder of nature inside our rooms, we believe that nature itself is the best physician. Pagkang may doktor, hindi po ba? So, ang ibang mga tao ay malimit na kapag nagkakasakit, nagtitake agad sila ng mga synthetic medicine. Hindi po natin inaatake yung synthetic medicine. Pero ang katunayan po talaga, sinabi ng mga eksperto mismo, mga doktor mismo, na ang sabi po nila, if you are habitually taking antibiotics, your life is running out of time. So, kaya maraming mga tao hindi humaba ang buhay, it is because of the contaminants of the air toxins that they are breathing while they are staying in their office, while they are staying in their rooms, sleeping in their rooms, and they are consuming a very toxic air inside, na ang may-ari mismo, ang nakatira mismo sa loob ng bahay, ay siyang nagdala ng mga pollutants na ito. Okay, number 3, ito pong tinatawag na allergens and particulates. Ito po yung mga simpleng alikabok na kapag binuksan niyo ang bintana, binuksan niyo ang inyong pintuan, biglang ipinasok ito ng hangin, at itong pag lumabas ka, nakasapatos ka, yung damit madikitan ng alikabok, yung inyong pantalon, meron ka pang tsinelas, meron ka sapatos, pagdating sa bahay, diretso ka pa sa kwarto, doon ka nagbibihis, tinatambakan mo to ng mga alikabok. At itong mga alikabok na to, yung malalaki dito, pwedeng walisin. Pag nagwawalis kayo, lumilipad dyan mga microscopic, yung below 0.3 microns, hindi po nakikita. Sasama na naman po yan doon sa carbon monoxide na galing sa carbon dioxide. Sasama doon sa mga toxic compounds, sa mga chemicals na ginagamit sa loob ng bahay. Dadagdagan ngayon ng allergens and particulates, tatlo na ngayon ang lason na nasa loob ng bahay. So,
delikado. Kaya nga, kailangan natin, meron tayong pananggalang, meron tayong natural self-defense mechanism, at ito ngang living plant. Ito po ang ating dapat na pananggalan kasi nature itself is the best physician. Number 4 po, ang lason na atin pong hindi maiwasan ay yun pong mga dumi na galing sa dala ng mga ipis, daga, langaw, mga cockroach na yan. Hindi mo naman pwedeng mapigilan yan. Diskin nalalagyan mo yung bintana mo ng no trespassing, do not enter. Ganun din ang yung pintuan. Papasok ang mga daga niyan. Didiretso yan doon. Papunta sa mga gilid-gilid dyan. Dodumi yan. Iihi yan doon. Pag nagwalis ka doon, mamay. Pagkayan, the moment na nandyan yan sa mga gilid-gilid, magkakaroon ng tinatawag na molds. Yung molds na yon, pag winalis mo yon, madudurog yon, kaya hindi ka dapat nagwawalis ng hindi mo muna minamak. Kasi pag winalis mo yon, at lumipad yon, very toxic po yon, kaya yung iba nagwawalis, nalanghap yung maraming volume ng molds, biglang hinimatay, hindi nala sa hospital diretso, ang causes noon, sabi, stroke. Oh. So, yun po kasi ang mga sakit, no? Binanggit ko na manggagaling sa maruming hangin. Kaya tayo, we are conducting this seminar in order to convince our people, our kababayans, to plant water bonsai, bring the wonder of nature inside our homes, because nature itself is the best physician. So, yun po yung mga toxins na daladala ng may-ari mismo ng bahay, no? At ang delikado ngayon yung laganap ngayon itong nakakahawang sakit virus, no? ito yung COVID-19, kaya pneumonia, no? Ang main causes of death, no? Dahil binabarahan ang mga lagusan ng ating organs, binabarahan nito. At alam nyo naman, kapag ka nagkulang sa oxygen ang utak ng tao, collapse po agad kayo. So kailangan magtanim, at ang pagtatanim ito na, no? So yan, meron na tayo. Kung napatining mo na ito ng 12 hours, yan, lalagyan na natin siya ngayon ng water bonsai complete food. Yan. Yan, ganyan lang po ang paglalagay. Yan. Yan, tapos itong natira ay ito po, makakatanim kayo ng mga 15 hanggang 20 na puno. So, yan siya, tapos may pong tayo. Sa according sa sinabi ko kanina, so yan siya, susukatin mo, ibabaon mo ito ng hanggang mga 1 inch ito. Yan. So, kakatulahin mo siya, nakaganyan. Ikot lang siyang ganyan. Yan. Yan. Kakatulahin mo na hindi naman masyadong masikip. Kasi ang halaman para ding tao dyan. Kapag ka, yan. So, okay na siya. Puputulin na ninyo yan. Yan. Tapos, atin na po siyang ilagay dito. Yan. Medyo lagpas, no? So, ayusin natin, dahan-dahan lang. Yan, oh. Yan. Ikot natin. Yan. Kasi ito po ang magsisilbing holder. Yan. Kaya ganito po ang ginagawa natin. Yung iba naman, ginagawa nila yung rubber, stopper, no? Pero mahirap kasing tanggalin yon pagka kasi ito, pag dumumi na po kasi ito, kailangan po ninyong palitan ito. Kung foam lang po kasi nakalagay, madali po natin, dahan-dahanin lang po natin yan ulit. Tanggal, itapon natin yung marumi, o palitan ulit natin. Kasi nga, kung kayo ay nag-aalaga nito, kailangan mo itong i-monitor na kapag dumumi na po kasi ito, yan, kailangan mo na siyang palitan kasi para din silang mga pets natin. Parang siyang aso, parang pusa, parang manok.
kailangan po nilang pakainin. Eh, kasi kung marumi na ito, hindi mo palitan ng tubig, eh, mamamatay ho ito, hindi siya mabubuhay. So yan po, meron na tayong nagawang water bonsai. At kapag ka ito'y gumanda na, siyempre, ililipat mo na dito sa mga decorative ano na to. Yan, ibig sabihin, bibili ka na ngayon ng ganito. At ayan, lalagyan mo na ngayon ng mga pebbles, ng mga julens, o yung mga shells na kung tabing dagat kayo, pwede nyo itong i-design. Hindi ho kasi ako designer, pero dyan sa aking mga post, meron dyang mga nakadesign na maganda kasi meron minsan tinuturuan ako, magaling mag-design. Yan, dine-design nila. So, depende kapag ang kita naman dito, kapag ito'y marami na, gusto ninyong magbenta, eh maibibenta po ninyo ito mahal. Kapag tulad nito, tinatanong nila ako nung makita nila ito. Yan, nung makita nila ito sa aking display sa Facebook, merong tumawa dito 25,000. Eh sabi ko, ayokong ibenta ito. Kasi kapag ka ganito kalalaki na, ayaw ko na silang ibenta, no? Pero kung talagang i-career po natin ito, kikita tayo, makita ito ni Gob, and then magdadahon. Kapag ka medyo may dahon na siya, pwede mo na siyang ilipat. Actually, yung pag nilipat mo yon sa maganda ito, pwede mo na kaagad ibenta. Dahon pa lang, kunting ugat. Pero nang bumibili ka agad, 150, 200, yan. So, kikita po kayo mga kababayan. Kaya nga, ang ating livelihood program ang tawag dito, self-reliance. Tinuturuan po natin ang tao na tumindig sa sariling paa, hindi tayo aasa sa ating gobyerno, kasi ang ating dapat nasa puso, ang tanungin natin kung ano ang maikukontribute natin sa gobyerno, parang yung budget ng ating pamahalaan, mai-google po yan sa iba't ibang mga proyekto na pakikinabangan ng general public. So tayo po, bilang tayo ang may-ari ng ating bahay, responsibilidad po natin na idepensa natin yung ating kalusugan, dahil kapag ikaw ay malusog, ang sabi po, health is wealth. So yan po ang aking demo. Patuloy lang po kayong susubaybay. Manood po kayo sa YouTube po natin, sa Nicopil News TV, sa YouTube channel po natin. At i-like and share po ninyo. Mag-invite kayo ng maraming mga kababayan natin para matulungan natin silang maidepensa laban sa nakamamatay na indoor air pollution. At magiging malusog sila na katulad ng inyong lingkod. Malusog. At ako po, sa totoo lang, magsi-66 na ako ngayong February 10. Pero kung titingnan po ninyo, batang-bata pa si Nicopil Chairman. Parang 65.99. Di ba ba? So, joke lang mga kababayan. At magpapaalam na po ang inyong lingkod. Maraming salamat sa inyong panonood. Pagpalain po tayo ng ating manlilikha. Maghanap buhay po tayo. Maging magtaning tayo para maging safety po tayo. Bye-bye po sa inyong lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Saludo po ako sa mga kababayan. Sika para umasensya. Bye-bye.